Yo, what's up mga kaibigan? So for today's video, maglalagay tayo ng photo top dito sa ating picture. So holographic guys yung gagamitin natin, ha. Ito, holographic rainbow. So ito yung madalas kong ginagamit dito sa aking mga wall decor. Okay, so ito yung lalagyan natin. Okay, so ang first step nyo is kukuhain nyo yung itong holographic rainbow. Yan. So ang unang-una nyong gagawin dito guys is tutupiin nyo lang yung pinakataas nya. Okay, so itong pinakataas nya at least mga half inch siguro. So hindi ko na sinusukat yun eh, basta yung unang guhit nya dun lang ako nag tutupi. So maliit na maliit lang guys, so kumapit lang siya doon sa image natin. Okay, so sa pagtanggal naman guys, so kailangan ito buong taas na to, kailangan maitupi nyo yan. Yan. Natupi nyo. Maliit na maliit lang guys. Yan. Tapos make sure na nakatupi yung papel para yung backing nya, para maidikit natin na maayos dito sa image. Okay. Next procedure natin is syempre lilinisan natin yung image. Okay. So para mawala dyan yung mga alikabok or something na dumikit dyan. Yan. Okay. So ngayon ilalagay natin siya. Okay. So make sure lang guys na itong taas na to is hindi lalampas dito sa taas nung image natin. Okay, mamaya papakita ko kung bakit hindi natin kailangan palampasin yan, yung ano yan, yung ating photo top. Okay, so kailangan sakto-sakto lang or medyo mas mababa siya ng onti doon sa image. Okay, so once na maidikit nyo siya yung pinakadulo, pagka dumikit na yung dulo niya, i-slide nyo na lang siya. Okay, parang ganito. So gamitan nyo siya ng basahan. Okay, yan, para make sure na walang bubbles yung unang dikit nyo dyan sa pinakataas. Okay, so mapansin nyo walang nakalampas. Okay, walang nakalampas na photo top. Okay, so kailangan hindi siya nakalampas. Okay, so next step natin is doon na tayo sa laminator. Okay, so ito yung dahilan guys kanina. So pagka may lumampas kasi dyan na photo top sa taas, so iikot kasi yan, didikit siya din sa roller. Yan, so may chance na umikot siya sa ilalim. So, dun magsisimula yung paper jam. Okay, yan, yung taas na yan. So, pag may lumampas dyan na photo top, syempre, pag sinalang nyo yan, didikit siya dun sa roller sa ilalim. Okay, so, iikot yan hanggang ilalim. So, dun mag-uumpisa yung paper jam. Okay, so, kailangan lang wala siyang photo top para walang dumikit dun sa roller. Okay, so, salang nyo lang siya. So, make sure na nakakool lang siya, hindi siya hot. Ha, okay, yan. So, pagkapindot nyo ng on, yan, i-on nyo lang siya and then hihilain nyo lang siya ng dahan-dahan. Habang pumapasok yung image, hihilain nyo yung backing. No? So, kailangan sabay siya at pantay. Okay, so para yung pagkakalapat ng photo top is pantay na pantay din. So, kung makikita nyo, dire-diretso siya. No? Okay, so dahan-dahan lang po. So, sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe na po kayo, no? Sa akin channel, maraming salamat po. Okay. So, dahan-dahan lang. Habang pumapasok yung image, tinatanggal nyo rin yung backing ng sabay. Okay? So, yan. Okay? So, hihintayin nyo lang siya matapos. Ayan, kagaya nyan. May lumampas kasi na photo top sa ilalim. So, okay lang yun. Yung ilalim lang yung dumikit. No? So, yan. Tingnan nyo. Okay? So, wala siyang ka-bubbles-bubbles. So, pantay na pantay yan. Okay? So, wala kayong makikita dyan kahit isang bubbles. Kasi, unang-una malinis yung ating image, tinanggal natin yung mga dumikit and then pag pasok ng image sa laminator is pantay din yung pagpasok ng photo top natin. Okay, so ito yung mga example ko ginawa ko kanina. So meron kasi akong order na Sintra board, kung mapapansin nyo lahat yan. Okay, so wala naman yung ka bubbles. So ganun lang yung process na gawin nyo guys. Okay, so ito na yung mga finished product natin. So, kung makikita nyo, solid naman. Kahit paglapat natin sa Sintra board, huwag din natin lalagyan ng bubbles. Okay? So, hanggang dito na lang po. So, maraming salamat po. So, see you on the next video. Ciao, bye!